kailangan namin, Panginoon, as we go through, Panginoon, dito sa buhay namin. Ganun din, Panginoon, patuloy na yung pinapanalangin pa ng asawa ni Kuya Alat, kay pong mag-ingat sa kanya, Panginoon, pag-alis sa Tuesday. Salamat, Panginoon, sa provision nyo, Panginoon. Ganun din, Panginoon, dalangin namin. Lagay nyo siya, Panginoon, sa amo, Panginoon, na mabuting, may mabuting kalooban. Ingatan siya doon, Panginoon. Ganun din, Panginoon, yung mga anak niya dito, Panginoon, sila RJ, sila Antonio, Panginoon, kayo pumag-ingat sa kanila. Magkaroon sila ng sense ng responsibility dahil wala na doon, Panginoon. Pansamantala ang kanyang nanay, Panginoon, sa nanay. Mag-mature sila, Panginoon, mag-mahalan. Hindi lang magkakapatid sa isa't isa, Panginoon, Panginoon, si Kuya Alan, Panginoon, i-comfort niyo siya, Panginoon, sa pansamantalang paghiwalay nila ni na kanyang asawa, Panginoon, pagtatrabaho sa ako. Ganun din, Panginoon, patuloy natin na panalangin, Panginoon, mga kabataan, Panginoon, mga nag-aaral, Panginoon, kayo po, Panginoon, nang magbigay ng mga pangangailangan nila, Panginoon, talino, Panginoon, kalakasan, Panginoon, mga pagkain na kailangan namin, Panginoon, sa araw-araw, ganding mga materials sa school, Panginoon. Kayo po, Panginoon, na mag-provide nito. Salamat po muli, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming mga puso't isipan. Tanggapin, Panginoon, ang iyong salita sa umagang ito. Mapapakinggan namin, Panginoon, mapag-aaralan namin. Salamat po muli sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. Isa na yung kamusta na kayo mga bata? Tapos na ba? Anong tapos na ngayon? Anong grading na ngayon? Second quarter. Second quarter na. Bilis, di ba? Itong week na to, January na next, ay, January, December na next year. Next week pa. Tapos, isang taon na naman, January na naman, di ba? Balik ulit. Eh, bilis lang ng panahon. Dati, maliit kayo, ngayon, malaki na kayo. Okay? Kaya, maganda, gugulin natin ang ating oras sa Panginoon, di ba? Kasi napakabilis lang ng oras. Okay? Pag-aaralan natin ngayon ay ang salita ng Panginoon. Magja-jump lang ako dito kasi ito lahat ay genealogy. Alam niyo yung genealogy? Ha? Saling lahi. Okay? Yun ang genealogy, mga lahi. Okay? Now, in this case, at Genesis 36, nag-focus sa lahi ni Esau. Okay? Sino si Esau? Kapatid ni Jacob. No? Okay? May history silang dalawa, di ba? Okay? Yung, nung lumabas si Esau, hinawakan ni Jacob yung kanyang heel. Parang gusto kasi mauna ni Jacob, pero nauna pa rin si Esau. Okay? Yun yung kwento doon. Okay? At yung kwento niya, no, inagaw ni Jacob yung blessing ni Esau. Pinagpalit naman ni Esau yung kanyang birthright kay Jacob sa isang pot ng pagkain. Okay? Yung pot na yung kulay pula.
Kaya yun ay naging idom. Okay? Yun yung kaya naging pangalan niya. Palayaw niya. Okay? Mamaya babasahin natin yung later part nun. Ito lang po ah. Magkoconnect lang muna tayo. Okay, in Genesis 36, ay kinuha ko lang doon, Esau, the father of the Edomites. Okay? Siya yung ama, pinanggalingan ng mga Edomites. Okay? Kung babasahin ba natin ulit? Gusto niyo bang basahin ulit? Okay, magja-jumpstart lang ako sa kwento ng Genesis 36, tapos i-re-relate ko siya sa Bible. Okay? Bakit mahalaga yung Bible? Ang dami naman ng genealogy tapos magiging kahalagahan ng Bible. Okay? Kaya natin ngayon i-connect. Okay? Alam niyo yung genealogy? Okay? Sino'y nakakaalam ng yung tatay ng tatay mo ng tatay ng tatay ng tatay ng tatay mo? Kilala niyo yun? Ako, ang tatay ko si... Hindi ko kilala sa tatay ko. Mas kilala ko sa nanay ko. Yung nanay ko, si Librada, ang tatay niya, si Valentino. Si Valentino, lolo ko. Pero pagdating doon sa lolo ko, yung tatay niya, hindi ko na alam. Sino na yun? Hindi ko na kilala. Okay. Kayo kilala niyo ba? Hindi rin. Okay? Maganda, okay? Yung pwedeng magsimula sa inyo, isusulat niyo. Tapos ibibigay niyo sa inyong mga magiging anak. Para at least kilala pa ng mga anak niyo yung mga ninuno nila. Sa aso ginagawa 'yun eh. Okay? Pedigree ang tawag doon sa aso. Kasi nalalaman na itong magandang lahi ng aso, ang mga naging anak niya na ito. Kaya nire-relate nila doon. Okay? Pero hindi naman tayo aso, tao tayo eh. Di ba? Iba yung aso sa tao. Ano mas mahalaga? Ha? Eh minsan, mas mahalaga pa yung aso kaysa sa tao. Oh, yung aso, naka-aircon eh. Tapos pag pinapakain, masarap yung pagkain. Yung tao, hindi makakain ng ganun. Okay, sad to say, di ba? Nangyayari na ngayon yun. Mas mahal pa nila yung aso. Okay? Pero in that case, mas mahalaga ang tao. Ngayon, nakita natin dito kung ano yung naging lahi ni Esau. Walang ako na ang salami. And these are the generation of Esau, who is Edom. Okay? Bakit siya naging Edom? Kasi pinagpalit niya yung birthright niya sa isang soup na kulay pula.
Ang ibig sabihin kasi ng idom ay red. Okay? Kulay pula. Sa panahon natin, ang mga tinatawag na red skin, yung iba, tawag nila red skin yung mga Indians. Okay? Mga Indiano. Hindi sila itim, pero ang kulay nila pula. Parang red, parang lips. Yung kulay nila parang lips natin. Okay? Yan daw. Ang daming pangalan dyan, okay? Pinangako rin ng Panginoon nung ninakaw, no? Ni Jacob yung blessing kay Esau, blines din siya na ni Isaac, yung tatay nila, di ba? Yung tatay nila mabubulag na, niloko nila yung ng nanay niya, at si Jacob, yung tatay niya na dapat si Esau, kasi siya yung panganay, sa kanya ibibigay yung pagpapala, yung blessing na Isaac. Kaya pinahuli siya ng benison at pinagluluto siya ng napakasarap na pagkain or soup. Hindi ko natin alam kung ano yung masarap siguro yun. Nilaga siguro yun. Okay? Basta parang ganun. Soup, benison, masarap na savory na pagkain. Masarap na pagkain. Ay, narinig yun ng nanay niya. Sinabi, oy, magbalat kayo pa, ikaw kunyari si Esau, hingiin mo, ikaw ang kumuha ng blessing ng tatay mo. At ginawa yun ni Jacob. At nung nakuha niya na yun, saka naman dumating si Esau, daladala niya na yung pagkain. Nung isiserve niya na sa tatay niya, sabi ng tatay niya, sino ka? May una na kumuha ng blessing. Naiyak si Esau, pero sabi niya sa tatay niya, tay, pagpalain mo rin ako. Okay, pinagpala rin siya ni isa, magiging malaking nation ka rin. Kaya ito yung kabuuan, no? Or katuparan ng pangako rin ng Panginoon na binaba kay Isaac papunta kay Esau. Okay? Yan ang mga kanilang saling lahi. Marami silang mga naging anak. Yung iba, mga matataas ang posisyon, di ba? May mga duke, duke. Okay? Yung mga duke, para rin yung mga mayor. Okay? Sinong mayor dito? Sinong mayor natin? Mayor Elmer. Elmer? Oh, yung governor, sino? Yung Naris. Kilala yun kasi lahat ng basketball court may pangalan nun. Naris. Diba? Ganyan, no? May mga katungkulan, no? Si Duke, ang daming duke niyan, ano? Iba-iba. Okay? Pasahin natin yung mga duke. Ang daming yan, eh. Hindi mo matasa ulo yan lahat ng pangalan na yan. Okay? Kita niyo yung mga pangalan? Esher. Ganyan ang pangalan. Duke Dishon. Duke Esher. Duke Dishon. These are the dukes, the king of all. Iba-iba, ang daming duke niyan. Pagdating dun sa dulo, sinabi dun, Duke Magdiel, Duke Iram, these be the dukes of Edom. According to their habitation in the land of their possession, he is Esau, the father of the Edomites. Siya ay si Esau, ang tatay pinagmulan ng mga Edomites. Okay? May sad na kwento dito, pero later pa yun pagdating sa Numbers 20. No? Nung ang Israelites, nakatakas na sila sa Egypt, sabi ng mga Israelites, kasi pupunta sila sa Promised Land, dadaan sila doon sa lugar ng mga Edomites. Okay? Sabi ng mga Israelites, nakiusap sila kasi kapatid nila yun eh. Kalahay nila yun eh, di ba? Si Jacob, ang kwento nun. Si Jacob ay merong 12 anak. Yung 12 niyang anak, pumunta lahat sa Egypt. Nandun yung isa niyang anak na muntik na nilang patayin, pinenta nila sa Egypt, yun si Joseph. Wala pa palang kwentong ganun. Paano pa pala tayo, no? Yun yung mga susunod na kwento. Okay? Yun yung mga susunod na. Ang ganda ng kwento ng Bible. Totoong-totoo.
historical nangyayari. Bakit sinusulat yung mga pangalan? Para mabigay yung proof na yung mga tao yan ay totoong nabuhay. Totoo ba si Rizal? Paano nyo nalaman? Pero kasi nasa piso eh. Kasi that is history. Ibig sabihin ng history, nangyari, naganap, yung tao na yun ay nabuhay, namatay, okay, kumain, natulog, gets nyo yun? Nabuhay sila. Totoo, hindi sila kathang isip. Si Santa Claus, totoo ba o hindi? Hindi. Galing, okay. Kathang isip yun. Okay. Si Cinderella, totoo ba? Hindi. Kathang isip yun. Eh si Jacob, totoo kaya? Oo. Okay, kasi siya ay part of the history. Gets nyo? Okay, kaya ang Bible, napaka-rich niya. Hindi siya yung basta book lang na inisip niya, mamaya papaliwanag ko kung sino yung mga nagsulat niya. Okay? Okay, inisip yan. No? Gets nyo? Okay. Edomites. Okay? Yan yung magiging kwento. Dadami sila. Magkakaroon ng tagutom. Bibilisan lang natin. No? Tapos mapupunta sila ng Egypt. Dadami sila doon. Napakarami. Magiging alipin sila doon. Tapos papalayain sila ng Panginoon doon sa pamamagitan ni Moses. Ganda ng kwento na yun. Pagkababasahin nyo. Okay? Para siyang, mas matindi pa siya sa ano, kung ano man yung gusto yung palabas. Kasi yun talaga ay totoo. Okay? Tapos, maakalaya sila, gagawa ang Panginoon ng mga himala sa Egypt. Mapapalaya sila, dadaan ngayon sila kasi ang pangako ng Panginoon, ilalagay sila sa lupang pangako. Pero bago sila dumating doon, dadaan muna sila sa lugar ng mga Edomites. O ngayon, magkakapatid naman tayo, sabi ng mga Israelites, pwede bang dumaan kami? Hindi kami kakain ng kahit na ano, hindi kami dadaan sa mga palayan kasi alam namin makakuha kami bunga doon. Pag uminom kami ng tubig, babayaran namin. Dadaan lang kami sa mga highway para wala kaming may istorbo. Yung sinabi nila sa mga sa Edomites. Pero sabi ng Edom, hindi! Hindi kami magpapadaan sa inyo. Pag dumaan kayo dito, magkakaroon tayo ng problema. Imbis na dadaan sila ng napakabilis lang doon, umikot pa yung mga Israelites. Eventually, sinabi ng Panginoon, sa kuping nyo, patayin nyo yung mga Edomites. Yun ang mga nangyari. Sad news, di ba? Magkakamag-anak, nagpatayan. Totoo rin yan. At nangyayari yan sa katotong buhay dahil sa lupa. Okay? Huwag naman sana nangyayari sa atin. Okay? Yan po ang nangyayari sa kwento. Okay? Hindi natin ito isa-isahin kasi napakaraming duke niyan. Napakaraming pangalan. Alam lang natin, in-specify dyan ng Panginoon, bakit? Kasi ang Bible ay historical book. Kung historical book siya, meron siyang ano? Pag historical book, meron siyang tanda ng pagiging totoo. Hindi niya naiintindihan pa. Kailangan yan, makinig lang. Okay? Gets nyo? Ang isang historical book, binabasa natin, inaaral natin, bakit? Bakit inaaral yung mga history? Bakit kilala nyo si, sino mga kilala? Genghis Khan. Sino mga kilala sa history? Si Alexander the Great. Sino pa mga kilala sa history? Yung mga recent, dito sa atin. Sino yung pinakabayani na recent natin? Sino? Si Rizal daw po, sabi
si Jose Rizal. Medyo malayo na si Jose Rizal. Pinaka-recent lang. Si Benigno Aquino, di ba? Yung nasa 500 pesos na pag-ano na. Bakit yung mga ganito? Ba't nasa ano sila? Pera sila? Kasi nga, we remember them kasi nagbuhay sila ng buhay para sa atin. Okay? Okay, that's historical. Sa Bible, ang Bible, historical kasi nakita natin yung kanyang pagiging authentic, authenticity. Sinusulat nila yung mga genealogies. Bigyan ko kayo na isang example sa Bible na merong genealogy. Isa sa mga pinakamahalaga, genealogy. Okay? Pasensyahan nyo na, medyo history tayo. Ito yung pinakanaka-boring na subject, di ba? Hindi. Pagka naiintindihan mo, ma-appreciate mo kasi yung mga kwento na iba. Tama? Pag nalaman mo ang history, kung saan ka nanggaling, ano yung mga nangyari, pwede mo siyang i-avoid kung ito ay masama or pwede mo siyang gawin kung ito ay mabuti. Tama? Nagiging aral siya sa atin. Tama? Lalo na ang Bible, napaka-historical. Okay? Bigyan ko kayo ng isang genealogy, isa sa mga mahalagang genealogy. Sabi dito sa Matthew, no? Makikita natin yan dyan, yung genealogy of Jesus. Okay? Hindi ko na nagbabasahin, pero mabilis lang. The book of the generation of Jesus Christ, the son of David. Sabi daw dito, and the son of Abraham, Abraham begat Isaac, and Isaac begat Jacob, and Jacob begat Judas, and his brethren. Bilis, no? Okay, sabi daw doon, si Abraham, nagkaroon siya ng anak si Isaac, si Isaac nagkaroon ng anak si Jacob. Makinig lang. Si Jacob. Okay, si Jacob, nagkaroon siya ng 12 na anak, isa doon sa pang-apat niyang anak, si Judah. Okay? So, yung natin kung ano pang, sino pang mga naging anak ni Judah. Judah begat Pares. Okay? Kay Tamar yun, di ba? And Sarah of Tamar. And Pares begat Esrom, and Esrom begat Aram, and Aram begat Aminadab, and Aminadab begat Gaason, and Gaason begat Salmon, and Salmon begat Boaz. Okay, kailangan natin si Boaz, yun yung pinikwento ko sa inyo kanina. May tumatawag sa atin. Si Rapi. Hello? 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 Ano lang ni Richie? Hindi lang tumatawag sa atin. Okay? Balikan natin. Okay, si Boaz of Rahab, and Boaz begat Obed. Sino si Obed? Ngayon na natin. Obed begat Jesse. Sino si Jesse? Tatay ni David. And Jesse begat David. Si David yung pinakakilalang king ng Israel. Kilala niyo si David? Yung lumaban sa malaking mama? Si Goliath. Nakwento niya na ba dito yan? David and Goliath? Magdadaan na natin yan hanggang matapos natin yung ano, buong Bible. Okay? Okay? Diyan. Solomon. Okay? And David, the king, begat Solomon. Si Solomon yung pinakamatalinong hari. Siya yung nagsulat ng Ecclesiastes. Song of Solomon. Okay? Ano pa? Proverbs. Siya yung sumulat nun. Yung iba doon, compiled. Pero almost lahat siya yung sumulat. Okay? Solomon begat Roboam. And Roboam begat Abaya. And Abaya begat Asa. And Asa begat Josaphat. And Josaphat begat Joram. And Joram begat Osias. And Osias begat Joatam. And Joatam begat Akas, and Akas begat Ezekias, and Ezekias begat Manasseh, dami, and Manasseh begat Amon, and Amon begat Josias, and Josias begat Jeconias, and his brethren, about the time they were
carry. And after day, then so and so forth, sa Tanier and sa Latier, we got Zerubbabel, and Zerubbabel we got Abiud, and Abiud we got Eliakim, and Eliakim we got Asur, and Asur we got Sadok, and Sadok we got Dami. Tapos sa pinakadulong-dulong nito, sabi dito, and Jacob begat Joseph, the husband of Mary. Tapos, whom was born Jesus. Yun yung pinakamahalaga tagpo ng genealogy. Sa Matthew, sino daw yung pinakadulong? Si Jesus. Nanggaling kay Abraham. Doon siya unang pinangako na merong darating na isang hari tagapagligtas manggagaling sa iyong loins, manggagaling sa iyong lahi, at ang buong nasyon ay pagpapalain dahil sa kanya. Okay, nag-gets nyo? Ganda, di ba? Ganda ng genealogy. Marami nga lang mga pangalan. Pero pinapakita nito na ang Bible ay authentic. Hindi siya sinungaling. Kasi pag meron, ay hindi naman yung anak ni ano ah. Dapat meron, may umano na. Na sinungaling to, hindi naman yung anak. Si Jobert, hindi naman anak ni Jacob. Sino man. Gets nyo? Pwedeng madaling mapawalang visa or mapasinungalingan ng isang bagay pag yan ay sinungaling. Pero pag walang lumalaban dyan, yan ay totoo. Tama? Gets nyo? Ang Bible ay totoo. Doon na tayo pupunta. Okay? An introduction to the Bible, the King James Version. Okay, bakit daw tayo King James? We believe, naniniwala tayo, in the English Version, okay, ang King James, yan ang pinakatapat. Wala nang ibang lalaban pa dyan. May mga bagong version ng Bible na mga newest version ay hindi na sila tunay. Okay? Paano mga sabi yung Kuya James na hindi na yung tunay? Kasi Bible din yun. Ha? Iba yung sinulat, di ba? Okay? Kunyari, ano yung pinakamaganda na example? Kunyari, itong tatlo, nakakita sila ng isang pangyayari. Sinabi ni Antoinette, "Oy, nakita ko, nabangga yung ano, yung tricycle dun." Okay? Tapos si, ano naman pangalan mo? Si Leia, sabi ni Leia, "Ay, oo nga, nabangga yung tricycle dun, lasing yung nagdadrive." Ay, si Jaira. Tapos si Jasmine. Si Jasmine, sabi niya, "Oo nga, nabangga yung ano, basag yung ano, yung kwento, hindi nagsisinungaling, nagiging nabubuo yung kwento." Gets nyo? Nabubuo niya yung kwento ay nabangga, tapos lasing pala yung driver, tapos basag yung ano. Nabubuo mo yung kwento. Yeah? Okay? Hindi siya nag-iiba-iba. Kaya kunyari, pag sinabi ni ano, "Ay, oh, hindi naman lasing eh. Duling lang." Kunyari ka. Pinatawa ko lang rin, lakas naman ang tawa. Okay? Di ba? Meron ngayon, sasalungat, hindi ngayon, totoo, hindi mo ngayon malaman kung totoo yung kwento. Tama? Kasi sila mismong nakakita, nagsasalungatan eh. Di ba? Okay? Sabi dito, yung pinakaunang-una natin, origin of the Bible, saan daw nang galing? Okay, ang Bible ay composed ng, tama na. Ubusin niya. Okay? Ubusin. Okay? Medyo ano tayo, no? Okay, kaya niyo na naman to eh. Si Bilog na lang, hindi kaya makaintindi nito. Okay? Tumano lang kayo, makinig. Okay? Tapos, huwag na masyadang tumawa. Hindi na magpapasa. Okay? Okay. Mamaya mautot ka niyan, sige.
Okay, makinig na. Okay? Yung kwento, pagka totoo na sinasabi, nabubuo yung kwento. Di ba? Nagkakaroon siya ng mga detalye. Tama? Hindi siya nagsasalungat-salungat. Okay? Madaling malaman ang isang sinungaling. Alam niyo ba? Ano? Tanungin mo mamaya. Tapos tanungin mo uli mamaya-maya. Tanungin mo uli mamaya-maya. Pagka yung kwento nila nagsasalungat, nagsisinungaling yun. Tapos nagagalit. Tanong ka ng tanong. Tanong ko lang eh. Okay? Madaling mo malalaman isang tao sinungaling. Okay? Tanungin mo siya. Huwag mo lang pahala tatanong. Ay, ano nangyari doon sa akin? Ay, ano nga pala nangyari doon kanina? Tapos mamaya-maya, tanongin mo uli siya. Kung ano yung kinuwento niya, dapat hindi yun magsasalungat. Pag nagsalungat yun, sinungaling yun. Sophie? Pag-in na lang to. Meron pa tayong tatlong oras. Okay? Origin of the Bible is composed of 66 books, okay, approximately written by 40 plus people. 40 plus na tao nagsulat, magkakaiba sila ng panahon. Okay? Mga approximately 1,500 years. Layo, no? Sinong unang nagsulat ng Bible, yung unang part? Si? Pinag-aaralan natin, sino? Sino nagsulat? Alam niyo mo sino? Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, ang nagsulat niyan ay si Moses. Okay? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, ang nagsulat niyan, si Moses. E nasan pa lang tayo? Nasa Genesis pa lang tayo. Okay, meron pa Joshua, Judges, Ruth, 1 and 2 Samuel, 1 and 2, marami pa hanggang sa Malakay. Pagdating doon, meron yung 39 books sa Old Testament at meron 27 books sa New Testament. Ilang books daw sa Old Testament? 39. Sa New Testament, 27. Pag pinag-add mo sila, ilan yung lahat? 66. 66 na libro. 66 books. Magkakaiba yung author, magkakaiba na panahon, pero isa yung kanilang tema. Hindi sila na sasalungat-salungat. Totoo ba ang Bible? Okay. Siyempre, yun yung pinapaniwalaan nyo. Yun yung palagi sasabihin sa atin. Eh, mas naniniwala ako sa Quran. Okay. Naniniwala ako sa sinulat na binigyan ito. Okay. Yung Quran, pag binasa niyo, wala doon masama, lahat doon mabuti. Wala kang makikita doon na masamang kwento. Ako kay dati kung meron siya nakitang masamang kwento sa Quran. Kasi dati nagtrabaho yan sa pero palagi doon masama, palagi doon nagbibigay lang ng instruction. Wala dito ganitong kwento. May mga masamang kwento. Yung kapatid mo, ipapapatay mo. Hindi mo na lang, hindi ka na lang nasaya sa pagpapatay, binenta mo na lang. Walang ganun sa Quran eh. Meron doon sino, isa sakripisyo mali pa. Si Ishmael daw yung sinakripisyo, hindi si Isaac. Baliktad yung mga kwento doon. Nagsasalungat, salungat. Okay? Ilan daw yung o ano? 40 plus author. Okay? Magkakaiba-iba ng panahon. Nagsulat sila sa kanilang mga panahon. Nung sinulat nila, okay? Merong isang tema. May isang theme. Gets nyo? Nakuha nyo? Okay, pinag-aaralan ngayon natin yung kahalagahan ng Bible. Unang-una, yung origin, yung pinanggalingan. Pangalawa,
Alam na natin kung sino yung nagsulat, no? Yan, si Moses. Sino pa mga nagsulat ng Bible? Sino? Si Peter. Sino pa? Si Paul. Sino pa? Si Matthew. Si Luke. Sino pa? Si Joshua. Sino pa? Si Ruth. Si... Isa pa ba? Si Esther. Yung mga nagsulat ng Bible. Si Amos. Si Obadiah. Si Micah. Si Nahum. Si Habakkuk. Ang dami nila. 40 plus na tao yung nagsulat. Nagkakaiba ng panahon. Isang tema. Okay? Purpose of the Bible. Anong purpose ng Bible? Anong pinaka purpose ng Bible? Sa tingin nyo? Ano nga yung purpose nito? May purpose ba ito? May purpose ba yung Bible? Sabi sa Psalms 14:2-3, okay, babasahin ko lang, the Lord has looked down from heaven upon the sons of men and see if there are any who understand, who sing after God. They have all gone aside. They are all together become filthy. There is none that doeth good, no, not one. Bakit daw sinulat ang Bible unang-una? Para ipaalam sa tao na ang tao ay makasalanan. Sino mabait dito? Sino yung mabait? Hindi nagkakasala. Sino? Sino hindi nagkakasala? Lahat tayo nagkakasala, sabi sa saan yan? Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Okay, makinig lang, makinig. Konti na lang to. Medyo malalim yung kwento natin ngayon. Kasi wala tayong makukuha dun sa genealogy. Ang makukuha lang natin doon sa panahon natin ngayon ay yung bakit siya sinulat para ibigay yung historical facts ng Bible. Okay? Sabi dito sa Isaiah 59:1-2, behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save. Okay? May problema ang tao makasalanan. Sabi dito, maganda naman ang kamay ng Panginoon, hindi siya maiksi. Sabi din, it cannot save. Siya ay hindi kaya niyang magligtas. Okay? Neither in his ear heavy that it cannot hear. But your iniquities have separated between you and your God, and your sin have hid his face from you that he will not hear. Okay? Sabi yan sa Isaiah 59:1-2. Yan yung sinabi sa Romans 6:23. Pero ang maganda doon, hindi natapos doon. Sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang tao makasalanan, hindi niya hinahanap ang Diyos, sinulat niya yung kanyang salita, napunta sa atin yun, pinasa yun, no? Sabi doon, that is a received text. Kaya huwag kayong maniniwala pagka merong nahukay na bagong mga Bibles, tapos yun ang salita ng Panginoon. Bakit? Ano natin? Kinakanta natin? The words of the Lord are pure words. Purifies. And then, the words of the Lord are pure words, as silver tried in the furnace of the earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Yung salita daw ng Panginoon, nung umpisa pa lang, preserve niya na. Nilinis niya 7 times. Yung kinakita na kayo ng tubig na pinilter ng 7 beses, ano nang lasa nun? Tubig pa rin. Kaso malinis na lang.
purified. Okay? Malinis na tubig. Ganun daw ang ginawa ng Panginoon sa kanyang mga salita. Sabi diyan sa Thessalonians 2 Thessalonians 1:9, everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Okay? Doon tayo, papunta tayo lahat sa impyerno, pero minahal tayo ng Diyos. Yun ang pinaka-tema, purpose ng Bible. Okay? Binigay sa atin ang Bible para malaman natin na ang tayo ay makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan natin, impyerno. Pero minahal tayo ng Diyos, imbis na tayo mamatay sa impyerno, Siya yung namatay para sa atin. Okay? Binuod ko na yung pinaka-purpose ng Bible. Sabi sa 1 John 5:13, sabi sa 1 John 5:13, sabi dyan, "These things I have written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God." Sabi doon, isinulat ko ang mga bagay na ito upang inyong nawang malaman na kayo ay may walang hanggang buhay, at upang kayo nawa ay manampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos. Okay? Totoo bang Bible? Maganda ba yung purpose niya? Napakaganda. Kasi ano yung purpose ng Bible? Ano? Bakit daw sinulat yung Bible? Para malaman mo na ikaw ay may buhay na walang hanggan, kung ikaw ay mananampalataya kay Jesus Christ. Yun lang yung kasimple. Sinulat yung Bible para malaman natin, hindi tayo mapahama kasi ang kabayaran ng kasalanan natin, lahat tayo mapupunta na sa impyerno, pahamak na tayo lahat eh. Pero minahal tayo ng Diyos, yun din yung sinasabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life." Magkaroon tayo ng buhay na kasalanan. Maganda ba yung purpose ng Bible? Yes. Okay, ang purpose ng Bible ay pag-ibig at pag-uligtas. Okay? Ano si Alan J? Okay. Pangatlo, unity of the Bible. Madali na lang yon, di ba? Okay? Yung Bible, ang central theme niya ay ang pag-ibig ng Diyos. Dahil ang tao'y mapapahamak, no? Lahat ng sinulat, nagbubol, papunta doon, imbudo doon. Okay? Wala sa Bible ang nagsasalungat. Eh, bakit meron verses na iba? Alam mo lang yun. Sa James, sabi doon, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Meron bang pananampalatayang walang gawa? Meron bang ganon? Kunyari, sasabihin ko sa inyo, sinungaling ka, pero hindi ka naman nagsisinungaling. Wala naman nagsisinungaling sa atin. Pwede ko bang sabihin na sinungaling ka? Tama ba yung sample ko? Ibig sabihin nun, meron talagang taong sinungaling, di ba? Totoo yun. Ngayon sa Bible, meron din mga pananampalatayang walang gawa. Pag wala yung gawa, patay yun. Pero may pananampalataya. Wala nga lang gawa. Hindi sinasabi doon na wala kang kaligtasan. Meron pa nga pala ng palataya, wala naman, hindi naman nakatulong sa iba. Gets mo? Pwede ba yun? Pwede ka ba magkaroon ng pananampalataya walang gawa? Tinanggap mo yung Panginoon. Renew siya yung gospel. Tinanggap mo yung Panginoon. Nananalangin ka. Naintindihan mo na ang kaligtasan ay makukuha mo lamang kay Kristo. Tapos pagkatapos nun, wala ka nang ginawa.
Pwede ba yon? Hindi ka na umattend. Pwede ba yon? Pwede yun. Tama si ano, di ba? Pwede mong gawin yun. Ano tawag doon? May pananampalataya. Ah, walang gawa. Ibig sabihin nun, patay yun. Paano gagawa na mabuti yun? Yung ibig sabihin ng patay, hindi ka nawala ng kaligtasan kasi yung kaligtasan mo nasa iyo na yun. Regalo yun ng Diyos. Mas walang patay. Walang, wala siyang bunga. Okay? Pananampalatayang walang bunga. Gusto nyo ba yun? Hindi. Kaya nga nandito tayo, nakikinig tayo para matuto tayo para mas makapaglingkod tayo sa Diyos. Gets nyo ba? Ang kaligtasan ay isang beses lang. Ang buhay na walang hanggan, pag niregalo sa iyo yun, pag binigay yun sa iyo, babawiin ba yun ng Diyos? Babawiin ba yun? Hindi na. Sa'yo na yun eh. Kaso lang ha, pwede kang magkaroon ng pananampalatayang walang gawa. Pwede kang magkaroon ng pananampalatayang walang gawa. Patay. Gusto niyo ba yung pananampalatayang patay? Hindi. Kaya nga tayo nag-aaral eh. Di ba? Para tayo ay maging kagamit-gamit ng Panginoon. Okay, unity of the Bible is united. Ibig sabihin, yung mga authors niya, isa yung tema. Magkakaiba ng panahon, magkakaiba sila ng trabaho, yung iba dyan, hari, yung iba, shepherd, yung iba, tax collector, yung iba, fisherman. Yung iba, Pharisee, mga priest. Iba-iba sila na mga trabaho. Iba-iba rin sila na katalinuhan. Iba-iba sila ng antas. Iba-iba ang mga kakayahan. Pero, salamat sa Panginoon, yung mga sinulat nila ay nagkakalakip-lakip. United. Isa ang tema, isa ang sinasabi. Okay? The content of the Bible, yung laman niya. Ano daw ang laman ng Bible? Alam niya ba paano magbasa ng Bible? Meron nga ako isang Bible. Wala eh. Yan, itong Bible dito. Ano yung ito? Idea. Idea pala din. Iwan yung Bible dito. Okay? Huwag niyo iwan yung Bible nyo kasi parang baril nyo ito eh. Ano nyo ba yun? Yung Bible nyo, weapon nyo yan eh. Tapos iiwan mo lang, no? Nakita ka na ng isang sundalo. Pag yung baril mo nakuha sa'yo kahit natutulog ka, papagalitan ka ng pinaka-officer mo. Kaya natutulog kang ganun, hawak-hawak mo yung baril mo. Pag nakuha na yung baril mo, patay ka lang. Hindi dapat makukuha sa'yo yun. Kasi lang yung Bible mo, kung tansa mo lang pinahagi, patay ka. Diba? Yung Bible natin, may mga books, di ba? Sabi ko sa inyo. Tapos, may mga number. Okay, yung unang malaking na numero dyan ay tinatawag na chapter. Okay? Next, December 9, magpapakwis kami dito, pabilisang maganap ng verse sa Bible. Maganyan kayo. John 3:16. Tapos babasahin. Okay? Pabilisan kung sino yung lalaban. Okay? Karoon tayo ng kategory ng ilang age. Diba? Papilisa. Romans 5:8. Basahin mo kami. Okay? Para ma-familiarize tayo, okay? Yan. Meron tayong book.
Tapos may chapter, yung pinakamalaking numero dyan yun, chapter 8. Tapos sa loob ng chapter, may mga maliliit na numero, ang tawag doon ay verses. Okay? Yung chapter, ang tawag doon sa Tagalog ay kapitulo. Okay? Yung maliliit, ang tawag doon ay anong verse? Anong Tagalog ng verse? Versikulo. Okay? Medyo ano, sa iba nyo lang narinunin yun kasi Tagalog, yun ba? Okay? Chapter, tapos verse. Nagkakaintindihan? Malinaw na? Mga ate, mga kuya? Okay? Anong purpose ng Bible? May book. Tapos may malaking numero, ang tawag dyan ay? Chapter. Yung maliliit na numero, ang tawag dyan ay? Verse. Okay, good. Okay. Si ate, ano ba nakadala ba ng Bible? Bawal yata mo dala ng Bible dun, no? Sa app na lang, no? Sa app na lang. Okay, meron mga apps. Pwede maglagay ng Bible app. Pwede yun. Okay. Maganda sa cellphone. May Bible app. Ilang minuto pa ako? Ilang minuto na ako? 51. 50 na lang. Okay? 5 minutes. Okay? Ano gusto natin ipalagay dito? This is only the introduction to the Bible. No? Ang Bible ay salita ng Panginoon. Okay? Iba sinasabi nila, ang Bible daw ay ibang, yung iba daw doon, salita ng Panginoon. Iba, salita ng ibang tao. Tama ba yun? Lahat yun ay salita ng Diyos. Okay? Kasi yung isang kwento, hindi mo yung makikwento kahit masama yun o hindi masama. Okay? Pagka tinanggal mo yung kabuuan ng kwento, hindi mo makukuha yung pinaka-tema ng kwento. Okay? Gets nyo? Okay? Basahin lang natin ano. Okay. Sabi sa Second Timothy, hindi ako nagkakamali. Second Timothy 4:12. Okay, 2 Timothy 3:16, sorry. Sabi dyan, all scripture is given by inspiration of God and it's profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Okay? Sabi dyan, lahat daw ng scripture, lahat daw ng books ng Bible, or the Bible itself, ay given by inspiration of God. Inspiration, hiningahan, God breathed. Hiningahan niya. Yung tao, hiningahan niya rin para magkaroon ng buhay. Yung salita ng Panginoon ay buhay, sabihin nun. Okay? And it is life, sabi nga ng Bible. Okay, sabi rin dito, sa 2 Peter 1:21, dito na ako matatapos sa 2 Peter 1:21. Sabi dito, for the prophecy came not in old times by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost.
sinikwento lang ng mga nag-author, nagsulat ng Bible, yung sinasabi ng Diyos. Okay, kaya yun ay salita mismo ng Diyos. Gets nyo? Okay, sabi dyan, ulitin ko lang ulit. For the prophecy came not in old times by the will of man, hindi ito kalooban ng tao, but holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost. Ang nagkilos sa mga taong nagsulat ng Bible ay ang Diyos mismo, ang banal na Espiritu. Okay? Anong sinabi pa dyan? They are, ano daw yan? But holy men of God. Okay, wala nagsulat dito ng nagsulat ng Bible na ano, no? Post, ano, mamamatay tao na hindi na nagbago, walang ganun, ano? Lahat yan ay, lahat na nagsulat sa Bible ay mga ligtas. Holy men of God. Nanig. Last na to. Mahalaga ba ang Bible? Bakit natin pinag-aaralan? Para matuto tayo? Okay, yun yung sinasabi kanina, no? Para daw, all scripture is given by inspiration of God and it's profitable for doctrine, doctrina, for reproof, para pagalitan tayo, for correction, para ituwid tayo, for instruction, para bigyan tayo ng mga alituntunin. Sa ikatutuwid natin, in righteousness, that the man of God may be perfect, ibig sabihin ng perfect, not lacking, complete, thoroughly furnished unto all good works. Okay? Binigay ito sa atin, una, para maligtas tayo, pangalawa, para gawin natin yung kalooban ng Diyos. Gets nyo ba? Ano ngayon ang kalooban ng Diyos? Ano yung pinakalooban ng Diyos? Maligtas yung mga tao. Yun yung pinaka number one na kalooban ng Diyos. Maraming kalooban ng Diyos. Pero sa Bible, ang central theme niya ay pagliligtas. God commended His love towards us while we are yet sinners. Christ died for us. Ang Panginoong Jesus ay namatay para sa atin. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig tungo sa atin sa gayon, samantalang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay. Yan ang pinaka-main thing ng Bible. Wala ka ng ibang makikita pang nasulat na ganyan ang tema. Mamamatay ang Diyos para sa iyo kasi ayaw kanyang mapahamak sa impyerno. That's the central theme of the Bible. Okay? Maganda ba ang Bible? Masaya ba tayo tuwing Saturday? Susunduin pa tayo, di ba? Sino? Yung ayaw, ayaw pa. Ayaw ko na. Tatamad pa kayo, di ba? Dapat paglaban natin kasi maganda at mahalaga ang Bible. Tama? Amen. Yan ay salita ng Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli. Pagpapaalala, Panginoon, mga genealogy sa Bible, Panginoon, sinulat ang mga saling lahi, Panginoon, upang ipakita authenticity ng inyong mga salita. Salamat, Panginoon, binigyan niyo sa amin ang inyong mga salita, hindi kami napahamak. Salamat, Panginoon, mga taong nagtapat sa inyo, sinulat, Panginoon, ang mga sinasabi sa kanila. At ito, Panginoon, ay na combine, nagsama-sama, Panginoon, para ito'y maalala namin sa pamamagitan ng pagbabasa nito. Ganun, Panginoon, salamat, Panginoon, sa mga tao, nagtapat, Panginoon, binahagi ang iyong mga salita, ang iyong kaligtasan, Panginoon, sa amin. Salamat pong muli, Panginoon, sa pagpapaalala na ingatan namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Tago namin ito sa aming mga puso para hindi kami, Panginoon, magkasala sa iyo. Salamat pong muli sa umagang ito, sa maulang hapon, umagang ito. Ingatan niyo kami, Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Panginoon, salamat, Panginoon, sa aming mga pagkasalawang merienda.
Lahat ng Panginoon ito ay tinataas namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Presentation.